ko po sa inyo ang isang uri ng prutas na hindi na po ngayon napapansin ng mga kabataan. So, ito po ay maasim at marami pong magandang benepisyong dulot sa ating kalusugan. So, tara guys, samahan niyo ako. Ito po ang sinasabi ko sa inyong prutas. Ganito po ang itsura niya. Ganyan. Tawag po sa prutas na ito ay tinatawag na katmon. Kilala po ito sa pangalang katmon. Ang dahon po ng prutas na ito ay malapad at mayroong mga curve-curve sa kanyang mga dahon. At ganito po ang itsura ng kanyang bunga. At kapag kinain nyo ito ay maasim. Inilalahok po ito sa pagkain at pwede rin po itong gawing juice. At marami pong magandang mga benepisyo sa ating kalusugan. So, ipapakita ko po sa inyo dyan guys. Ilalagay ko po sa description box kung ano mga vitamina o vitamins ang makukuha nyo sa katmon. Ginagawang gel ang ano nito, katas. Kapag ganyan, kasi makatas ang loob nito. Tumahanap tayo ng medyo hinog. Manguha tayo ng bunga ng katmon. Mataas. Pakita natin. Ayan. Ito ang itsura niyan. Yun ang hinog. Pakita natin ang itsura ng bunga sa loob. So yun guys. Lapit na natin mabuksan. Pwede itong gamitin gel sa ulo nila, sa ulo para maganda ang ayan, ang sabay sa ating buk. Wow, and guys, so ganyan ang itsura ng laman niya sa loob. Pasensya na kayo sa kamay ko. So, ganyan. At ang lasa po nito ay tikman natin. Bilog na ganyan yung tsura niya. May pula sa gitna at ang shape niya ay ganyan yung shape niya. So, at kapag ito ay kinain nyo, matamis na may maasing lasa. Kapag hilaw po, ang makuha nyo nito sobrang asim. So, medyo mong hinog naman na nakuha natin. Kaya, matamis siya. At, nung araw, ito ay nilalaroan naming mga kabataan noon. Kapag malapit nang dumating ang menstruation, kumukuha kami ng bunga nito at kumukuha kami ng asin, sausaw lang namin, kain na. Napakasarap niya guys, lalo na pag hinog na siya. Luna. So ayan guys, meron itong mga buto. Ayan ang mga buto niya. Pwede po kayong magparami nito sa pamamagitan ng bunga niya. Yung mga nalalaglag dito sa baba, ayan ang dami pong nalaglag eh, dahil mahangin. Nalalaglag siya oh, ayan oh. Yung sayang. Nalalaglag siya, pero hindi na to pwede kasi pwede na itong itanim. Hindi po ito mahirap po buhayin kahit saan ay pwede itong itanim. Ayan. At tatanggalin lang natin ang mga buto niya sa loob at pwede na natin itong itanim. So, ganito ang itsura ng dahon niya guys.
kanyang mga simula ng dahon. At ayan, ganyan po ang itsura ng bulaklak na katmon. Ayan. Ito po ay isinasama sa mga sinigang katulad ng sinigang na baboy, sinigang na isda. Ayan, napakasarap po niyang pangsama. Ginagawa rin po itong juice. E-blender lang natin at ayan na, may juice na tayong gawa sa katmon. At ginagawa rin itong minatamis na katmon. Napakasarap ng minatamis na katmon ito. Ginagawa rin itong suka para gamitin natin sa pang-araw-araw na pagluluto. Napakaraming pakinabang at benepisyo sa atin ang katmon. Katulad na lamang ng mga ito. Ayan. Ang scientific ng katmon ay Delenia filipinensis. Saan man parte dito sa ating bansa ay matatagpuan o makikita ang katmon. Napakadami talagang benepisyo. Napakadali lang paramihin ng katmon. Ang buto nito ay pwede nating itanim at 2 to 3 weeks meron na tayong katmon. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana'y mayroon na naman akong mahalagang impormasyon na naibahagi sa inyo. Huwag kalilimutan na mag-like, i-share at pindutin ang bell button na andyan sa ibaba para lagi kang updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga upcoming. Thank you so much guys! Bye-bye!